Magandang araw po sa inyo lahat. Sa ating Ebanghelyo last Sunday, kung natatandaan po ninyo, sabi ng ating Panginoon, mapalad kayong mga dukha, sawing palad naman kayong mga mayaman. Paano po natin iintindihin yan in such a way na hindi naman natin i-undermine ang honest na pag-sumikap ng mga nagpapayaman at ang hindi naman natin i-glorify pa ang kaawa-awa ng ang kondisyon ng mga kapuspalad nating kababayan. Palagay ko po ang susi dyan ay ang ating first reading din na napakinggan. Sapagkat in our first reading last Sunday in the book of the prophet Jeremiah, maliwanag ang sabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mga tumataligod sa akin. On the other hand, ang sabi naman niya, ang aking mga anak na sumasampalataya ay bibigyan ko ng buhay na malikaya at sagana. Basically, sa Biblia po, ang sawing palad ay yung mga gumagawa ng masama. Ang mapalad ay yung mga gumagawa ng mabuti para sa Diyos sa katauhan ng kanilang kapwa. So kung ito ilalapat natin sa ating mabuting balita, walang masamang magpakayaman. Walang masama na magpakabusog, tumawa at purihin ang kapwa. Mabuting lahat yan. Pero kung sa pagpapayaman mo pinahirap mo ang buhay ng ibang tao, kung sa pagpapakabusog mo ginugutom mo ang iba, kung sa pagtawa mo ay nagiging dahilan ka ng kalungkutan ng iba, kung sa pagtataas mo sarili mo ay siya namang pagbaba mo, pagyurak mo sa karapatan ng ibang tao, kawawa ka. Sawing palad ka sapagkat ang Diyos ang siyang gaganti sa'yo. On the other hand, hindi naman porke nagdurusa, inaalimura, nagugutom ay mapalad na, depende rin. In fact, ang kahirapan lalo na I don't think na gusto ng Diyos na maranasan natin yan. Sa aklat ng Genesis, di po ba bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha muna niya ang lahat ng kailangan nito sapagkat ayaw niyang maghirap tayo. Yun nga lamang sa konteksto pa rin ng ating first reading. Sinasabi dito ng ating Panginoon na kung sa iyong kusang pagyakap sa kahirapan ay napapayaman mo naman ang ibang tao, sa kalungkutan ay napapasaya mo naman ang ibang tao, sa kagutuman ay nabubusog mo naman ang buhay ng iba, kung sa pagbaba mo sa sarili mo itinataas mo ang buhay ng iyong pamilya, kapatid, mapalad ka. Sapagkat likewise, ang Diyos din ang gaganti sa'yo. At kapag siya ang kumante, siksikligli at umaapo pa. Oops! Hindi lang ito material blessings ha, kundi yung happiness, yung joy na hindi napipili ng pera. Sinasabi niya sa John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. O diba? Yan ang kaligayahan. Halimbawa, kapag tatayo ka sa kinaupuan mo para mapaupo ang isang buntis o matanda, kaligayahan niya ng isang taong nagpaparaya sa linya, sa isang taong alam niya nagmamadali talaga, ng isang doktor, lawyer o kung sino man na hindi na sumisingil o mababa ang singil sa kanyang kliyente o pasyente na alam niyang mahirap talaga. Kaligayahan niya ng isang magulang na ang gabi ginagawang umaga, ang umaga ginagawang gabi, pag-aral lamang ang mga anak niya. Kaligayahan niya ng isang ina na puyat na puyat, pero maganda ang pagtulog ng sanggol niyang nasa tabi niya. Kaligayahan yan, halimbawa ng isang anak na sukat ma-delay o hindi na makapag-asawa, maalagaan lamang ang mga magulang niya, makasuportahan lamang ang mga kapatid niya. Kaligayahan yan ng isang biyudo o biyuda na hindi na nag-entertain ang iba sapagkat ang buhay niya ay itinalaga niya para sa mga anak niya na lang talaga. Kaligayahan niya ng isang kabiyak na hindi na nakikipagtalo sa kaniyang Mr. o Mrs. kahit may punto siya sapagkat ayaw niyang mag-away pa silang dalawa. Kaligayahan niya ng ating Panginoon habang nakabayubay sa krus when He said, it is finished, it is accomplished, sapagkat naibigay niya ang kanyang buhay upang mabigyan tayo ng kaligtasan talaga. Tama na mahirap, pero ganoon naman talaga sa buhay. Kung minsan o kadalasan kinakailangan maghirap ka para mapasaya mo ang buhay ng iba. Basta, dalawang punto, lagi natin tatandaan. Una, kailanman hindi ka magiging masaya kung ang kaligayahan mo ay magiging dahilan ng kalungkutan ng iba, lalong-lalo na ng mga tao sa iyo ay mahalaga. Because the justice of God will search for you and will eventually find you. On the other hand, kung ang ating kalungkutan o kagutuman ang siya namang makapagpapaligaya sa iba, lalong-lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Yang kahirapan at kagutuman na yan sandali lang, unti-unti, mapapalitan niya ng tunay na kaligayahan na hindi mapapantayan ng kahit anong yaman. And that joy will remain in us. And that joy will never be ever taken away from us. So sana, maging mapalad tayo mga anak
ng Diyos. God bless us. 3 nails and a crown. I